SLR. Yo, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, ano, Maya Pabengi. Maya Pabengi. So tama, Maya Pabengi. Paano itutuloy sa inyong lahat? Magandang gabi sa inyong lahat. Kekayungan. Maya Pabengi, kekayungan. Kekayungan. Tama. Maya Pabengi kekayungan, ganun. So, kailangan ba may specific siyang tono or wala naman? Wala naman, pero kapag Kapampangan kasi parang matigas yung dila. Oh. Yung iba gusto yun. Ba't tumatawa? I mean, yung iba gusto yon dahil sa pronunciation, di ba? Minsan may mga pag-pronounce na titigasan mo yung dila minsan, di ba kailangan lambutan? Ganun ba yun? Magandang sige. Nakalimutan ko agad. Maya Pabengi kay Kayongan. Yes. I'm a fast learner. Yes. Bawal magtapo ng basura dito. Multa 500. Mahaba yan, Kuya Chik. Sige. Bawal magtapo ng basura dito. Bawal manugseng basura, Kenny. Ay, ano? Bawal? Manugse. Manugse? Oo. Bawal manugse? Basura, Kenny. Basura, Kenny. Para madali lang. Bawal manugse, basura, Kenny. Hoy! Bawal manugse, basura, Kenny! Ano, pwede ba paggalit yun? Multa, 500. Mahal na multa. Paano ba yun? Mahal na multa, bayad. Bayad, 500. Bayad din. Ganun, bayad din. Multa din. Magbayad. Oo. O yung usual na pinapatranslate, bawal umihi, putol. putol buhay. Putol buhay. Dali na, Zach. Bawal umihi, putol buhay. Bawal mimi. Ano? Bawal mimi. Mimi? Mimi. Kasi mimi, bawal mimi. Bututan. Bawal mimi. Bututan. Bawal eh, bad word yun. Baka bastos yung sinasabi mo, ha? Sabi ko na bawal umihi, putol buhay. Putol buhay, putol bie. Yun, buhay. Bie? Yes, buhay. Yung bad words bawal sabihin. Siyempre, gusto ko matuto ng... Dapat pala, alam mo, kasi wala eh, lumaki ako Tagalog eh. Hindi ako Tagalog. Bisakol talaga ako, tatay ko Bisaya, nanay ko Bicol, pero... Ayoko, na-amaze ako sa mga tao na marunong ng iba't ibang ano dialect or language. No? Wala, Tagalog lang. Well, hindi ko sa nila lang, pero I mean, lang in the sense na yun... Iisa lang yung alam ko at yun yung mother tongue. No? Pero anyway, sige Za. Kumusta naman ang buhay-buhay? Ito Kuya Chicks, busy sa school. Ilan taon ka na ba? Schooling. I'm 23 years old. 23. Nag-school ka? Anong pag-graduate ka na ba? Hindi. Vet med ang course ko. Vet med, yes. No? So, syempre, ang pagmamahal mo sa mga animals, kailangan... Grabe akong magmahal ka. Hayop. parang iba yung ibig mo sabihin ng grabe ka magmahal sa hayop. Magkaiba yung hayop sa hayop. Ha? Saan doon? Syempre, sa pareho. Sa pareho. Syempre, sa hayop na animal. Iba yung hayop, animal. Alam mo, nag-gets mo yung pagkakaiba, di ba? Anyway... Oo nga. Uy, speaking of vet, diba siguro, hindi awang-awa ka doon sa mga yung apektado no, nung sa Taal, no? Alam mo, hindi ko rin kaya pagka nakikita ko yan sa TV, no? Mm-hmm. Yung naiwan talaga sila. Alam mo, yung natural kang mahahabag, yung, yes. Diba, if you could just do something, no, gagawin mo, pwede lang ampunin sa bahay, diba? Pero di, di makami pwede. Pwede lang puntahan lahat doon. Ay, nako. Ano nang pinaka, pero, ano mo, usual, siyempre, di ba, dogs, cats, ganyan. Ang
practice ko is more on livestock. Ano na yan? Ano yan? Ang practice more on livestock. Livestock? So, mga manok, ganyan? About agriculture. Agriculture. Ah, agriculture. Ano? Pero syempre, kaya mo rin, yun ang specialty, no? Pero kaya mo rin, kumbaga pag nakatapos ka, kaya mo rin tumingin ng halimbawa sa aso, ganyan, sa pusa. Isda. Okay. Isda. Isda. Meron din, di ba? Oo, meron din. Napapanood ko yun sa Nat Geo tsaka sa ano, di ba, yung inooperahan nila yung fish. Ang galing nga eh. Oo. Minsan pinapatulog. Sa Pilipinas naman yung ano. Ano? Ano bawal sabihin ibang ano yun, fish? Ano ibang fish? Napapaisip tuloy ako. Parang nai-slow kung kausap. Ano? Na-try? Ano bang... Ano bang pwedeng ano bang pwede mong anuhin? Siguro ano ba? Mga alupihan ganyan. Pwede ba 'yon? Hindi insekto 'yon, 'di ba? Ano ba 'yon? Insect. Ano sila? Entomology. Sa ano sila? Ento. Ah, so hindi 'yon. Hindi. Pero specialized sa agriculture, parang major siya. Oh, okay. Sige. Anyway, ikaw ang aking first caller for tonight. Tignan natin ano nga bang saan patungo itong kwento mo, no? Tungkol saan nga ba to? Tungkol sa 5 years. 5 years na relationship. Oh, matagal yun, ha? 5 years. At yan usually daw yung, anong tawag dyan? Yung na-jinx daw, di ba? Ano nga yung tawag dyan? Yung 5 years? 5 years ba? May sumpa. 7 years ba? Hindi, 5 years. Dyan daw nagsisimula. Okay, so 5 years. 5 years. Are we talking about ano ba, girlfriend ba ito? Girlfriend. Okay, 5 years girlfriend. O di, ang tagal nun. Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Ah, yun. Dun papun yung story talaga nung ano. O sige. Kwentuhan mo kami ano meron. Ano ko yung ano kami, childhood sweetheart kami. Oh, di ba? Ang sweet-sweet pagkaganyan, no? Magkasama simula bata. Yes. Mm-hmm. 5 years kami. So, yun. Tapos, masaya naman. Sabay kami nangangarap. Ang sarap pakinggan, di ba? Sabay nangangarap, tumitingin sa mga bituin, at sa mga bulalakaw, magkahawak ang kamay, tapos mapupunta sa, ano, sa ulo. Kasi, di ba, gaganyan eh, parang aso lang, hipo-hipoin sa ulo. Okay, sige. Ba't ba ako nangingialam? Oh. Sige, ikaw na. Kuchi ko, ano, daming plano. Yan ang. Mm-hmm. Kumbaga, yung usual couple, no? Mm-hmm. Okay. Tapos, yun. Tapos ngayon, 5 years. Ngayong year na to, magsi-6 years na kami. Oh. Yun yung mga madaming pinagdadaanan, ganun. Tapos, ngayon, yung para mas mabilis yung istorya, masaya kami ng 5 years. Masaya kami. Sobrang okay. Kumbaga, sasaya na yun. You mean, hindi naman siyempre perfect. May mga away din, no? Pero, kumbaga, nagagawa ng paraan, di ba? Oo. So, makulay, masaya. Okay. Yes. Tapos ngayong year na to, Kuya Cheeks, nagka-problema kami parehas. Hindi sa relationship namin. May both side, may problema siya sa family, nagkasakit mama niya, tapos medyo na ano yung trabaho niya. Tapos ako naman sa family. Sa family din. Tapos sa school, stress, ganun. Okay, nagpatong-patong. Patong-patong. Tapos, alam mo yung ano, Kuya Chicks, kasi sa akin, hindi niya in-open. Hindi niya in-open na may problema. Hindi niya in-open sa'yo? Yes. Sa 5 years. Hindi niya inopen yung problem. Kuya Chicks, yung year, isang taon siya namang problema na gano'n na hindi niya sinabi. Eh ano ba yun? Yung nagkalupos mama niya. Oh! But, okay. Tapos, sa work, nagka-problema sa work kasi yun nga, medyo nag-adjust sa bago niyang trabaho. Nalaman mo lang yan after a year? Nalaman ko, Kuya Chicks, nung sinasabi ko na sa kanya na isang taon kitang hindi naramdaman. Ah, kasi talagang, so kumbaga doon siya nag-focus yung oras na nilaan niya doon without telling you. So, kumbaga naging concern mo, sinabi mo. Oo. After a year, tapos, at doon lang niya pinaliwanag lahat. Okay.
hindi niya sa akin sinasabi sa best friend niya. Okay. Yung parang nabaliwala ka gano'n. Oo nga, pero syempre tinanong mo siya kung bakit hindi niya sinabi, bakit daw? Baka daw yun nga, maapektuhan yung pag-aaral ko, gano'n. Okay. Which is, sa ginawa niya ng isang taon niya, pinaramdam sa akin na parang wala akong kasama, wala akong stress ako sa school, wala akong mapagsabihan. Oh, at syempre, nung time na yun, hindi mo naiintindihan, di ba? Malamang yes. Kung anong pumapasok sa utak mo noon, eh, no? Okay, which is. Tapos, yun, yung isang taon. So, okay, so after a year, so syempre, hindi mo na mapigilan eh. So, sinabi mo na sa kanya. At pinaliwanag naman niya sa'yo. Diba? Pinaliwanag niya na kung ano nangyari sa mother niya, diba, sa buhay niya. Anong naging ending nun? Intindihan mo naman siya. Naiintindihan ko, Kuya Chicks. Naiintindihan ko na hindi niya sinasadya. Tapos, Kuya Chicks, sabi niya, ayaw niya daw mapaestuhan yung pag-aaral ko. Tapos, nag-usap kami, sabi ko, palagay mo, hindi naapektuhan yung pag-aaral ko. Kasi actually, no, kakaisip din eh. Hindi naman sa pagmamayabang. Yung mga grades ko kasi is for Laude talaga. Yun. Tapos, pinakita ko yung grades ko. Yung mga grades ko ngayon, Kuya Chicks, is parang dos na, pupunta na ng tres, gano'n. So, ibig sabihin, bumaba, ano? At dahil yon sa kakaisip mo rin, kaka-worry mo rin during that one year, no? Na hindi mo siya maramdaman. As in, hindi mo talaga siya naramdaman. I mean, kasi, syempre, di ba, bago naman lumipas yung, ano, mabuo yung one year, syempre, kahit sabihin mo, a week pa lang or a month pa lang, naramdaman mo na. Hindi mo kagad siya tinanong kung bakit. Actually, Kuya Chicks, ina-open ko sa kanya. Sabi ko, nilalamig ako, sabi ko. Hindi ko naramdam, sabi ko parang kasama kita physical pero hindi kita masyadong ramdam. Mm-hmm. Okay, okay. Kasi hindi niya in-entertain. Wala siyang ginawa, hindi siya nag-effort. Okay. So ano nangyari nung ano? So doon na tayo sa after a year, so nagkapaliwanagan na kayo. Mm-hmm. What happened after? Tapos yun, Kuya Chico, inaano ko ngayon, dinadala ko. Kasalanan ko bang yung sa loob ng isang taon na yun na parang unti-unti nawawala yung pagmamahal ko sa kanya? Yung hindi na ako masaya, ganun. Kahit na-explain niya na, ewan ko, naguguluhan din ako kahit na-explain niya na. Sir, teka lang, ito bang yung usapan nyo ba na yan, no, ng yung explanation na yan, kailan lang to nangyari? Bago lang. Recently lang. Okay. At ngayon, sinasabi mo sa akin na yung span ng isang taon na yon nabawasan yung pagmamahal mo sa kanya. Oo. At until now, na naipaliwanag na niya, sinasabi mo ngayon na wala na talaga. Nawala or nabawasan? Parang hindi na ako masaya, gano'n. Yung parang... Kahit na-explain na niya? Oo. Kasi diba, sabi mo naman, naintindihan mo. Mm-mm. Pero base sa feelings mo, nabawasan siya. Yung nabawasan, tapos yung parang hindi ka na talaga masaya tulad ng dati. May iba bang rason? Ano naman, yung parang malaking influence din sa akin yung mga previous na naging problema namin, ganun. Hindi, kasi previous okay na yan eh, tapos na yan eh. What I'm asking you now is, so napaliwanag na niya, di ba, kung bakit siya nagkaganon, pero even na tapos na, ano na, na-explain niya na sa'yo, at sabi mo naman, di ba, naiintindihan mo naman, yung feelings mo eh, papalayo ng papalayo. Now, ang gusto ko lang klaruhin, baka may ibang dahilan, hindi kaya? Yung hindi na ako masaya. Kung bakit hindi ka na masaya sa kanya, may ibang dahilan pa ba? Bakit hindi ka na masaya sa kanya? Siguro yung pinaramdam niya sa akin na isang taon. So mag-isa. So aside from that, wala na? Wala na. Sure? Yes. Are you sure? Yes, Kuya Chicks. Mahal naman. Parang ko. Game show ito. Are you sure? Kung sure ka, press 1. Talaga ba? So, diba kung dederechahin kita, wala bang ibang party involved? Pajama party.
Wala? Bubble party? Bubble party? Wala? Wala ibang girl wala, involved? Wala po. Sure na sure ka doon? Eh, kasi diba, ako magbabase lang naman ako, Brad, sa kikwento mo, diba? And apo. Ako, I would like to believe that your story is accurate. So, kung, mm-hmm. kaya ko lang din, chinecheck ko lang din sa'yo. Kasi, kasi kung, so ngayon, alam ba niya yan? Alam niya na ito yung nararamdaman mo na? Mm-hmm. Ah, nasabi mo na, okay. Ang sabi niya, ano daw, ano subukan daw namin ulit, gagawa niya na daw ng paraan ngayon. Gagawa niya ng paraan, okay. Anong reply mo? Sabi ko, yung gusto ko naman, Kuya Chick, ano lang, pahinga muna namin. Yung parang hindi tuluyan na masira yung relationship namin. Yung pahinga kami ng ilang months, gano'n. So, tapos, kung marirealize mo na. In other words, gusto mo ng cool off? Oo, pero ayaw niya. Okay. O, ano sinasabi niya, bakit ayaw niya? Kasi nga daw, Kuya Chick, hindi niya daw kakayanin na kasayangin namin yung 5 years kasi yun nga, pinanghawakan niya na yung mga promises namin. Oo, alam, ano na yan eh, given na yan eh, di ba? Normal na yan sa isang relasyon eh, di ba? Pangahawakan yung pareho, yung mga pangako nyo sa isa't isa, di ba? Yung mga naranasan nyo na, yung mga problemang na-solve nyo pareho, di ba? Magkasama, hawak kamay. At ang hirap, nakapanghinayang naman una, di ba? Nakapanghinayang naman din talaga. Pero syempre, alam naman natin no, sa relasyon, hindi naman dapat maging pundasyon yung yes. 'di ba? Yung dahil sa nasasayangan ka na lang sa pinagsamahan. Hindi naman 'yan sa tagal eh ng pinagsamahan. Kung naandun 'yan sa kung paano nyo pinagsamahan yung 5 taon. 'Di ba? In your case, 5 taon. So sure ka na ba talaga? Kasi baka mamaya kasi kung ang kwento mo sa akin ano, Zach ay hindi okay. Mahal mo pa ba siya? Yun lang hindi ko sigurado. Mm-hmm. Kasi ramdam it's a yes or no lang eh. Mahal mo pa ba siya? Yung tanong mo lang, kumbaga, yung totoong nararamdaman mo lang. Kasi bilang, ito na eh, na-open mo na eh. At nakikwento mo na to, no? Kung sasabihin hindi. Mo kasing hindi, ako somehow naiintindihan ko. Hindi. Parang, pero hindi. So hindi mo na siya mahal. Kasi ang mangyayari niyan, kung hindi mo na, wala na talaga magagawa. I mean, is there anything na magagawa ng girlfriend mo para maibalik kung ano man yung dating Zach na meron? Kuya Chicks, kasi naging problema na namin yan nung 3 years kami. Mm. Sabi niya, yun, alam ko naman na hindi lang siya dapat lang ang mag-effort. Eh, nag-effort din ako na para bumalik yung ano yung sigla ng relationship. Pero pag tumagal na yung ano, tumagal na, wala na, ganun na naman siya ulit. Alam mo yung ano. So ayaw mo na talaga? Ayaw. Oh, kasi baka mamaya, kaya ko lang kinukulit kasi baka mamaya, sabihin ko sa iyo, kung ayaw mo na, ano ba bang gagawin natin? Di ba titigil mo na yan? Kaya lang baka kasi hindi ka pa sure. I just want you to be sure sa nararamdaman mo bago ka gumawa ng hakbang kasi ito ay magiging turning point ng buhay ninyong pareho, di ba? Yes. So ang hirap naman na, di ba, mabitawan mo 'yan pagkatapos hindi niyo rin pala magiging joke time lang, hindi niyo rin pala kaya magbabalikan din kayo. Mm-hmm. May tanong ako, Kuya Chicks. Mm. Pag di ka na ba masaya sa relationship, mag-iisip ka, hindi? Ako hindi. Kasi, bakit? Kasi, pag hindi na ako masaya sa isang relasyon, ano ang mangyayari? Kahit magpapanggap ka, pipilitin mo no, na hindi niya siguro mahalata no, na hindi ka na okay. Pero, iba ang puso eh. Kahit na pilitin mo, kahit na practicein mo yan araw-araw, no, na kunyari iparamdam sa kanya na you're still into it, di ba, sa relasyon ninyo, nako, unconsciously, gagawa ang paraan ng puso't damdamin para maiparamdam sa kanya. Kahit sabihin mo, I love you every day. Alam mo yun, mararamdaman niya eh. Isa pa, hindi naman siya pinanganak kahapon lang.
'Di ba? Kung mas matibay ang connection ninyo puso sa puso, hindi na kailangan ng salita, 'di ba? So, ang akin lang pagka ganyan, papahabain mo lang eh. Kasi ang magiging ending niyan, maghihiwalay din kayo. It's a matter of when. 'Di ba? It's a question of when. Kailan nyo titigil 'to? So, pipili ka lang eh. I-end mo na kung talagang wala na. Kung talagang nagawa nyo na yung mga bagay na siguro eh pwede pang gawin para maisalba ang relasyon. At pangalawa, bagay na, you know, una pala ay dapat gawin. Pangalawa ay pwedeng gawin. So pagka na-exhaust yun lahat, di ba, X na. So, yun. So, paano kayo, or yung isa pa pala ay, isa pa pala, ipoprolong mo lang yung agony ninyong pareho. Ikaw na masaya. Diba? In effect, ikaw, yung kilos mo, kahit hindi mo sasadyain, makakasakit lang din sa kanya. So, diba? Agony ninyo pareho. Now, you're asking, paano kung hindi siya pumayag? Hindi pwedeng hindi siya papayag. Pwede ba yun? Kapag ang, sa isang relasyon, pag mayroon nakikipaghiwalay, yung isang, diba? Yung isang party, wala naman siyang choice. May choice ba siya? Wala siyang no choice. Diba? So kahit hindi siya pumayag, eh gusto mo na makipaghiwalay. May choice ba? Meron siyang choice. Magpakatanga at habulabuling ka, gwapo eh. Yahoo! Ang gwapo ng kuya ko eh, di ba? Yun lang yung choice na pwede niyang gawin. Yung choice na saktan palalo ang sarili niya. Kahit alam niya na yung taong hinahabol-habol niya, di ba, nabibuisit na sa kanya every time nakikita siya. So, yeah. Ang pupuntahan itong usapan natin, Zach, ay hiwalayan mo na siya. Kasi, diba, mangyayari to, yung senaryo na kababanggit ko lang. You'll just prolong the agony, no, sa parehong side, ikaw at saka siya. Saka sa tingin mo ba, hindi niya nararamdaman? Sa tingin mo ba, wala pa siyang hint na nawawala na yung pagmamahal mo sa kanya? For sure, alam niya yan. Baka hindi na lang din niya sinasabi sa'yo. Baka takot lang din siya ma-confirm. So, do yourselves a favor. Sabihin mo na sa kanya. Mag-uusap ko na sa Friday. Kasi, di ba, ang goal natin dito ay i-end na kung ano man yung bagay na nagpapahirap sa inyong dalawa. So, I will ask you for the last time. Hindi mo na ba siya mahal talaga? Parang 80% hindi na, 20%. Parang ganun. At wala nang paraan, wala na siyang magagawa para ibalik pa yung 80%. Parang wala na. If that's the case, okay. Kumbaga, okay, surrender na, no? Buhay mo to. So, kung ganito ang magiging endingan, kesa sa masaktan mo pa siya ng mas mahaba pa, sa dulo naman din, maghihiwalay din kayo. Do it now. Ako ba ang magmumukha masama nun, Reggie? What I mean is, wag mo nang isipin, you know, wag mo nang isipin yung, ano eh, kasi, you know, pag mga gantong mga bagay, we tend to think of a scenario, di ba? O ng bagay na, wala namang, it doesn't matter, eh, di ba? Ano ba? Masama? Ang point mo dito, hindi mo na siya mahal. Okay? Pero di ko kasi kaya. Kasi alam mo, mas magiging, mas for me ha, at least for me, siguro try mo kumausap ng iba, but at least for me, mas magiging masama ka, at least sa paningin ko, at least, kung pahabain mo pa yung relasyon ninyo, knowing na hindi mo na mahal yung tao at papaasahin mo na lang siya, mas masama ang tingin ko sa'yo. Kesa sa, di ba, diretsahin mo na ngayon. So, nakakasakit ka? Yes, oo. Pero, mas mabuti na yun kesa sa iprolong pa natin. Mo pala. So, kunyari, Zach, ito na yung moment na to. Ito na yung Friday.
sakali lang, this could be your ano, your last message para sa kanya. Ano kaya yun? Okay. Siguro, ano, salamat. Salamat kasi, ano, para tinuruan mo ako ulit mangarap sa buhay. Siguro yung, ano, yung mga pangarap pinlano natin sa buhay. Kasi, tatanggapin mo eh, may mga tao na magiging bahagi ng buhay mo, pero may panahon or may chance na kailangan mo lumayo para ayusin yung buhay mo, para mag-grow tayo parehas. Siguro kung yung plano natin na mag-aalagaan tayo pag tumanda, siguro kung tayo talaga, siguro kahit after 10 years, 15 years, pag natupad na natin yung mga pangarap natin, diba? Para mas madali, mas hindi na komplikado yung buhay. Pag gano'n. Yun. Ngayon, sobrang hirap sa akin. Sobra. Ang ginagawa ko ngayon is sinusurrender ko lahat kay Lord. Kinakausap ko siya. Hindi ako nakakatulog. Lagi ko siyang kausap. Kinakausap ko si Lloyd. Yun, sana hindi ko alam, pero sana kayanin natin. Zach, bilang nagpapaalam ka na, ano ba yung mga bagay na mamimiss mo sa kanya? Siguro, ano ba? Kasi siya yung tao na hindi sweet. Pero hindi sweet. Mararamdaman mo yung pagmamahal niya. Alam mo yun, yung siguro yung sa akin na yung ano, yung effort, pero yung pag pinaramdam niya na mahal. Sobra kasing bait niya sa mundo. Sobrang bait niya. Siguro yun nga yung panahon, yung sitwasyon, siguro yung nagbigay na ng ano, para siguro maghiwalay muna kami, yung para mag-grow yung isa't isa. Okay na? Okay na. Okay. So, alam mo na kung anong gagawin. Good luck. Yes. Thank you. Pero mas okay, again, mas okay na yan kaysa sa patagalin mo pa kung talagang wala na. Huwag natin pilitin yung mga sarili natin, di ba? 2020 na eh. Sure na ba talaga? Kulit ko, di ba? Ay, nako. Eh, ganoon talaga ang buhay, Zach. Maraming salamat sa pag-share mo, ha? Thank you for your chance. Makatulog ka ng mahimbing ngayon. Magpapaiyak ka pa sa Friday. Maraming salamat sa pagtawag, Zach. Bye-bye. Thank you, Kuya Chico. Bye-bye. SLR. Sex. Love. Relationships.